Hi guys! Welcome to Momshi Corner and I'm Momshi Nice. So, ano bang pag-uusapan natin ngayon? It's about home-based ESL work. So, okay ba? Okay ba yung ESL home-based para sa ating mga momshis and those momshis-to-be and also their daddies? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. So, stay tuned and don't forget to click the subscribe button. Okay, so yan guys, okay ba talaga ang ESL home-based work? So, paano ba ako napunta dito? So, hindi ko talaga alam na may mga home-based work, may mga virtual assistant, may mga pang-call center setup, mag-outbound calls, inbound calls, hindi ko alam paano yung virtual assistant. So, na may mga kasama ako na nag-ESL home-based. So, parang, why not try it, diba? Especially sa situation ko, we don't have any yaya. And mahirap yung oras. Tapos, risk pa sa health ko, sa health ng mom ko. So, kaya I decided to quit my job. So, ang nangyari, kasi after ako ng anak, nag-spend pa ako ng about a year sa call center work ko. So, ikot yung baby ko, kaya cut na naman. So, yun, may mga kaibigan ako na nag-home base. So, nag-open up yung mind ko to do a home base job kasi I can't afford na mag-quit ng work nang walang income, especially malaki yung binabayaran namin sa kuryente. So, meron pang sasakyan, malaki pa yung bill sa tubig. So, kaya hindi ako pwedeng mag-quit ng work. Kailangan natin pumayad, girl. So, yun. So, yung friend ko, shout out kay Honey. Thank you. Kasi Honey at saka kay Hannah, Malikdem, saka kay Honey, Abatayo, thank you sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi nag-open up yung mind ko na mag-work sa as a home base work. So, lagi kami nag-uusap ng asawa ni Hannah, which is si Frank. Sabi niya, gusto mo bang home-based job. So, at first, fixing mind ko, no, I want an office-based work kasi nabugor ako pag nasa bahay ako. Pero hindi natin malalaman yung panahon. Hirap kumuha ng yaya. Ito yung baby ko, nandito. Hirap kumuha ng yaya. Tapos, kung kukuha ng yaya, kailangan mo pa mag-spend ng malaki sa consumption nila, sa pagkain. Tapos, yung iba, naghahanap pa ng wifi, diba? Naghahanap pa ng sariling kwarto. Tapos, hindi pa natin alam kung maayos yung pag-aalaga kay baby. So, marami akong iniisip na ganyan. Gusto ko yung hands-on din ako as a mother. So, yun. Bakit nga ba ESL? So, sa ESL, kung ikumpara siya sa lahat ng mga home-based work, it's the easiest work na makukuha mo online as long as you know how to speak basic English. Okay ka na. So instead na nasa bahay lang tapos kulang pera, kumuha kami ng laptop kasi required ang i3 na specs pa yun, basta i3. Tapos nagpakabit kami ng internet at yun,
umiyak na si baby. Gising ng ating gabi. So, yun. Nagpakabit kami. Tapos, nag-apply ako. Gusto ko din dito sa home base ESL ko kasi I can choose my own schedule kung kailan ako mag-off. Pero in my part, hindi ako nag-off kasi nasa bahay lang ako. So, I'd rather work sa mga bakanteng oras ko. Tsaka, pero if you're single, okay na okay din tong home base job kasi or ESL kasi pwede kang mag-open ng maraming slots. Pwede kang magturo ng more than 20. But sa akin, nag-work lang ako from 5 p.m. until 10 p.m. Minsan 9 p.m. Pag tinatamad, yun, gusto pa lang ng 3 classes or 5 classes. And malaking tulong yung sahod din sa home base. So, nagre-range din siya from, depende sa mga classes na ino-open mo. Sa akin, nakukuha ko yung basic pay ko sa call center without reason, with bonus, depende kung maraming stats akong ino-open. Tapos, tipid pa sa pamasahe. So, hindi na ako nagkagasolina ng 200. Hindi na ako nagbabayad ng parking fee ng 55 pesos every night. Hindi na ako, wala na akong isa-spend na allowance ko every day. So, yung mga expenses ko pwede nang ipanglagay sa everyday consumption natin. So, sa diaper ni baby, sa milk ni baby, di ba? So, mas nakakatipid. So, yun, nakakapili ka ng sarili mong schedule. Kung gusto mong mag-galore, gusto mong mag-bakasyon galore. So, hindi mo naaalahanin kung ma-approve ba yung leave mo. Hindi mo naaalahanin na gusto mong off next week. So, nasa sayo talaga, hawak mo yung oras mo. Hawak mo rin yung pay mo. At yung gusto ko, kasi kahit may class ako, kung gusto namin gumala, tapos hindi sunod-sunod yung klase ko, as long as may internet connection, minsan dun kami sa bahay ng kaibigan namin, dun ako nagturo. Tapos yung mga bakanteng oras, yung spending time sa mga kaibigan. So, pwede mong dalhin kung gusto mong mag-vacation, gusto mong mag-staycation, pwede mong dalhin yung work mo. Dalhin mo yung laptop mo, may internet connection ka, swak na swak. Diba? Kung gusto mong mag-vacation, kung gusto mong mag-earn ng 1,000 pesos a day, pwede. So, depende sa ino-open mong class. So, sa akin, yung 5 p.m. until 10 p.m., nag-range siya from 600 to 700. So, okay na yun, di ba? So, times mo yan ng depende kasi may times na I open more than 10 classes a day, especially if bakante yung mother ko tsaka yung partner ko, pwede ako magturo. So, yung mga momshies na maraming bakanteng time, tapos malalaki na yung mga babies, pwede nang may mga sarili ng mundo. So, pwede ka mag full time. Kaya nga, sinasabi nila, you can earn up to 80,000 pesos. Kasi may mga teachers talaga na nag-earn ng 20,000 in just one cut off, in just sa isang pinsena. So, malaki, diba? So, yun. Pero sa akin, nakukuha ko yung basic pay ko. Depende din sa pag-open ng slots, minsan nakukuha ko yung basic pay ko plus yung mga bonuses ko sa call center. So,
ang mas maganda is I can spend time, more time sa baby ko. Kaya ngayon, it's 1:30 a.m. Nandito pa ako, tsaka gising, kasi gising pa si baby. So, maraming oras, pero at the same time, walang oras, kasi yung panahon ko na kay baby lang. Tsaka ito, konting vlog, kasi nanonood ng TV yung maliit na bata ko. Ayun. So, yun. Kung gusto mong mag-home base work, yan. Kahit di ka na maligo everyday, tipid ka pa sa shampoo, tsaka sa sabon, tsaka pwedeng ulit-ulit yung damit mo. So, walang aksaya ng shampoo, sabon, tsaka sabong pang laba. Ayan. Tsaka kung gusto mong gumising ng 5 minutes before ng class mo, pwedeng-pwede pag wala kang problema sa laptop mo. Pero sa akin, mga 15 minutes okay na. Baka magloko pa or baka walang internet, diba? So, pero may backup naman. So, okay lang. So, yun. Kung gusto niyo mga home base, kung open kayo sa home base work, why not try it, diba? Para sa akin, gusto ang gusto ko kasi nakakatulong na ako ng maayos, kasama ko pa si baby, kung hindi na ako nag-worry kung magkasabay kami ng off ng partner ko, anytime pwede kaming lumabas, or pwede kaming after ng work ko from 10 p.m. pwede kaming lumabas 2 hours, 3 hours, or before ng work ko, nakakaalis pa kami punta ng SMC side kasi malapit lang sa amin, 1 hour, 2 hours. Pero yun, gusto nyo mag home base, so why not try it, diba? Tsaka hands on ka pa sa mga anak mo. Okay, so kung nagustuhan nyo itong video na to, share nyo, tsaka don't forget to subscribe, diba? Baka may maisip ako ng ibang vlog. So, para trying hard vlogger, pero okay lang. Wala naman akong ginagawa. Kasi tapos na yung classes ko. So, yun. So, yan na si baby. Sige, bye!